kapag nabihag ka ng pag-ibig na di mo'y nakalang darating. Huwag kang matakot. Kasi alam mo, dapat subukan mong unawain ang tila ba mali sa mata ng karamihan na nararamdaman mo. Ang mahalaga, sundin mo ang itinitibok ng puso mo, ang tunay na nararamdaman mo sa isang taong bigla na lang dumating sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sabi ni ate dati, may lagi daw kong kalaro noon. Isang bata na laging iniiwan ng kuya niya sa bahay namin. Kasi lagi daw naglalaro ng basketball yung kuya ng bata na yun. At si Kuya Elias, ang tinutukoy ni ate na laging naglalaro ng basketball. At yung bata na lagi kong kalaro, si Cairo pala yun. Kaya lang, wala na akong maalala tungkol sa nakaraan. Wala pa akong muwang sa mga bagay na nangyayari dati. Di ko na nga din siya matandaan. Pero alam ko na may kapatid siya. Kaya lang, di ko inaasahan na si Cairo pala yun. Ang lalaking malakas maghilik na natutulog sa simbahan. Medyo nagulat tuloy ako nung makita ko siya sa bahay nila Kuya Elias. Pero napangiti na lang talaga ako. Kasi ang unang pumasok sa isip ko, siya siguro yung kapatid ni Kuya Elias. Yung kalaro ko dati. Medyo madaldal pa naman ako. Kaya di talaga ako natigil sa pagsasalita. Ganon kasi ako eh. Ayoko ng katahimikan. Gusto ko na palaging maingay. Kaya lang, ngayong gabi, ang aga matulog ni Kuya Elias, wala tuloy akong kakwentuhan. Madalas kasi na inaabot talaga ako ng madaling araw dito sa bahay nila. Ganun kami ka-close ni Kuya Elias. At saka, alam ni Kuya Elias ang lahat ng secrets ko. Kaya nga, parang totoong kapatid ko na si Kuya Elias. Eh, si Cairo kaya? Maging close din kaya kami? Para kasing may kakaiba kay Cairo? Ewan ko ba? Pero kakaiba siya tumingin at kakaiba siya kung ngumiti. Parang medyo malagkit ang mga tingin niya. Tapos kung ngumiti siya, bakit ganun? Parang nagpapakyut. Ang weird. O baka naman ganun lang talaga si Cairo. Eh kung sa bagay, sa ibang lugar siya lumaki kaya siguro kakaiba din siya. Hindi ko na nga lang talaga iisipin na kakaiba siya. Iisipin ko na lang na normal lang yun. At saka, sa kanya na lang ako makikipagkwentuhan. Hindi pa naman daw siya matutulog, kaya eto, manonood na din kami ng movie na nakakatakot. Ito yung ayaw ko. Yung mga nakakatakot na palabas. Pero, di dapat mahalata ni Cairo na natatakot ako. Kaya lang, nung marinig ko na yung tugtog mula sa papanoodin namin. Grabe, kinilabutan ako kaagad. Kaya naman, lumapit ako kay Cairo. Magkatabi na kami sa upuan. Kunwari, gusto kong
maging close kami. Taki, matatakotin ka, no? Halatang halata. Gagi, di, oh. Tsaka, Cairo, alam mo, mas masarap manood ng ganyang nakakatakot kapag magkadikit kayo ng kasama mo. Para mas masaya. Taki, natatakot ka lang, eh. Minin mo na. Baka mamaya, eh. Mapayakap ka pa sa akin. Pre, Cairo, kapag talaga napayakap ako sa'yo, nako, di na ako bibitaw. Halo? Eh, bakit naman, Taki? Wala lang. Pero, Cairo, naaalala mo pa ba ako? Hindi na, Taki. Ako ba, naaalala mo pa? Hindi na nga din, Cairo. Basta ang sabi ni ate, lagi ka daw iniiwan ng kuya mo sa bahay namin kapag naglalaro siya ng basketball. Seryoso ka ba, Taki? Hindi ko na kasi maalala yun. Oo naman. Seryoso ako, Cairo. Tsaka alam mo ba kung ano ang nilalaro natin dati? Wala na akong maalala, Taki. Ano bang nilalaro natin dati? Ah, sabi ni ate, bahay-bahayan daw, Cairo. Tapos mga Barbie daw niya yung laruan mo. Uy, Taki, hindi yan totoo. Bakit naman ako maglalaro ng Barbie? Aba, malay ko din sa'yo, Cairo. Pero yan yung sinabi ni ate. Barbie daw niya yung mga nilalaro mo. Kaya ito, natatawa lang si Cairo sa pinag-uusapan namin. At nagpatuloy pa ang kwentuhan hanggang sa natapos na yung nakakatakot na palabas na wala kaming naintindihan. Hanggang sa eto, pinatay na namin ang TV. Tapos, nagtimpla na ako ng kape namin ni Cairo. Parang ako yung tunay na nakatira dito. Lumabas pa nga kami sa bahay nila kahit napakalalim na ng gabi. But na lang at kabilugan ng buwan. Naglalakad lang kami habang nagkakape. Taki, alam mo, ngayon lang ako nakalabas ng ganitong oras. Doon kasi sa kinalakihan ko, nako, para akong dalaga. Bawal gabihin sa labas. Talaga ba, Cairo? Eh di lumabas tayo lagi kapag gabi. Pero kung gusto mo, minsan, sa bahay ka matulog. Halo, seryoso ka ba, Taki? Aso, di ko pa naranasan ng matulog sa ibang bahay. Bawal, sabi ni Lolo at Lola. Ang boring naman ang buhay mo, Cairo. Alam mo, kung dito ka lang siguro lumaki, nako, baka madami ka nang naranasan na mga kakaibang bagay. gaya ng ano, Taki? Madami, Cairo. Mga bagay na puro kalokohan. Kung gusto mo, gawin natin minsan. Uy, Taki. Grabe ka. Ano yan? Baka mamaya mapahamak tayo, ha? Cairo, ano ka ba? Masaya yun. Basta, madami ako ituturo sa'yo. sige, ano ba yan, Taki? Ituro mo na kagad sa akin. Okay, sige. Tara sa bahay, Cairo. Doon ka na matulog. Mag-chat ka na lang kay Kuya Elias mo. Bakit, Taki? Anong gagawin natin sa bahay nyo? Cairo, gagawin natin ng masaya. Tara na,
Dali. Kaya ito. Patungo na kami sa bahay. At didiretso na kaagad kami sa kwarto ko. Tapos, alam niyo na ba ang gagawin namin? Maglalaro kami ni Cairo ng karera. Una-unahan, kung sino unang lalabasan.